na ano. So ating tapos yung ipiprito ko ito, guys. Ito, prito. Ito yung food for today. Ayan, tapos na. At ating igigisa na. Iluto lang natin sa ano, kamatis at saka sibuyas. Yung panggisa natin, ikunting cooking oil at olive oil paghaluin ko. Ayan, presto siya, oh. Igigisa at wala akong tripod. So, tayo ang humahawa. So, kumusta ko kayo? Mainit po today. Sinarado ko yung cortina dito. Pumapasok yung haring araw. Mainit na. Sa Pilipinas, mainit din daw. Super init. Mag-ingat po kayo. Dapat uminom palagi ng maraming tubig at huwag maglagi sa ano, sa labas ng bahay. Gisa-gisa. Saran, as usual. Matulong ating kusina. At sandali, dyan lang po kayo. Meron po akong ikwento. Ayun, pinigisa na natin yung ating beans, guys. Ngayon naman, dahil iniisip ko, baka kulangin itong aming pagkain. So, ito yung mabili natin. Na ano, so ating ipiprito ko ito, guys. Prito. At, so habang tayo naghihiwa dito, hiwain kong ganyan. Habang tayo naghihiwa dito, yun, magkwento tayo, guys. Ikwento ko na ito dahil naulit na naman. Palagi na lang. It's about sa ano, mga ibang Lebanese na kung minsan tinatrato yung mga ibang Pilipina. Parang tinatanga nila. Yun na lang ang word na ano, nagagamitin ko. Kung minsan yung mga ibang Lebanese tinatanga nila ang mga Pilipina. Kahapon, nag-walking kami ni Hubby. Tapos, bago kami nag-walking, dumaan muna kami sa isang store dyan sa baba para bumili ng ano, iced tea. Ice coffee, yung ganun. Ang isang can ay $1, guys. So, ako ang bumaba. Ibinaba ako ni Hubby, tapos siya nag-antay siya sa labas. And then, ako ang bumili. Binigyan ako ni Hubby ng ano, $2. Oo, $2. Bawat isang can ay $1. So, nung magbabayad na ako, sabi nitong mama, dun sa tindahan, sabi niya, kulang pa daw. Sabi ko, kulang? Eh, sabi ng asawa ko, palagi siyang bumibili dito, eh, $1. Alam niya yung ano. Tapos, sumilip siya sa labas. Nakita niya yung asawa ko. Tapos sabi niya, ah, it's okay. Nag-gets niyo ang ibig kong sabihin, guys. Yung mga ibang Lebanese, kung minsan, dinadaya ang mga ibang tao, lalo na tayong mga Pilipina, mga Sri Lanka, mga foreigner ba? Mga Sri Lanka, mga ano, dahil palagi na rin nangyayari sa akin noon pa. Kaya lang, naishare ko nga sa inyo, guys, dahil naulit na naman. Kung minsan, wala silang respeto sa ibang lahi. Yun na lang ang word na sasabihin ko, guys. Kung hindi niya nakita or nasilip siguro si Hubby na Lebanese yung mister ko at kung hindi niya kilala yung mister ko, siguro'y napagtawanan ako nung mama. At nung sinabi ko ngang ano, oo, asawa ko, sabi kong ganun dahil nasilip nga niya si Hubby. Yun, sabi niya, come, it's okay. Gaya din halimbawa, guys, sa ano, sa mga taxi, dahil dito po walang ano, walang metro yung taxi. Kung minsan dinodoble nila yung kinukuhang bayad, lalo na sa mga Pilipina, dahil karamihan mga Lebanese alam nila na ang mga Pilipina, Sri Lanka, or Ethiopia, mga ganun ba, ay nagsasahod ng malaki at dolyar ang sinasahod. Nabasa ko nga sa isang post. I think
maraming nakaka-relate sa akin. Nabasa ko sa isang post ng mga nagdaang araw na ang mga Pilipina o Sri Lanka daw ay mahal. Oo, yun ang tingin nila, tingin ng mga ibang Lebanese. So nagis nyo lang, ibig kong sabihin guys, ang point ko doon na may mga ibang Lebanese na kung minsan hindi tinatrato yung mga ibang lahi ng maganda. Tulad din halimbawa guys, may mga nababasa rin tayo siguro o kung minsan sa Tulfo na dito sa Arab countries, eh hindi tinatrato ng maganda yung mga ibang lahi. So dapat lumaban po tayo, huwag tayong paapi. So okay na ito. Ayan, i-boil ko po yan ng kunting boil lang, and then i-fry natin. Mas maganda yun guys, i-boil ng konti at i-fry natin. So sana'y sakto. Dahil iniisip ko kasi kulang yung ating ano, yung beans, kukulangin for sure. Dahil ito, kasi kung ako, dahil kasi ako, pag nagluluto ako ng pang lunch, meron, gusto ko yung may sobra na para sa ano, para sa pang dinner namin, ganoon. Eh kung wala naman, kung kulang, kinukulang yung niluluto ko sa gabi, nagsasandwich na lang sila. Cheese, ganoon. Or, oo, mga ham, mga ganoon. Yun, ang system. Sa atin, pag may nakasalang kang isang kalderong ano, kanin, okay na, di ho ba? Dito naman po, pag wala, sandwich. Yun, sandwich ang ano, ang kinakain namin most of the time sa gabi. Ayan. So mamaya ulit guys, tingnan natin yung ating ginigisang beans doon. Hindi ko nakita si Lucky today. Nakakain na kanina, tapos alam nyo siya, naglalambing-lambing siya, pagutom siya. Pag nakakain na, ayan, mawawala na. Nakuha na niya yung gusto niya. Wala nang lambing-lambing. Tingnan natin guys yung ating ano dito. Yun ang kusina natin. Ewan ko kung ano. So yun, tingnan natin yung niluluto natin. And at the same time, yun na, nag-work na rin yung ating washing machine. That's it. Tapos ang init guys today. Nasabi ko na ba yun? Oh, mainit. Grabe ang init. Kaya yan, it's about time na palabasin natin ang ating mga muscles. Yan na po ang ating niluluto guys. Almost done. Kunti lang yung sauce. Ganyan po siya. Hindi gaano, ano, marami yung sauce. Sakto lang. Tapos hindi na ako magluluto ng rice. Dahil si Jessie kagabi ginutom. Tapos nagluto siya ng rice. Naramihan niya. Nagamihan niya ng rice. Yan siya nagluto. Yung aming pressure, rice cooker, nabali yung ano, yung kuryente ba sa may dulo. Kaya dito ako, isang linggo na ganyan. Hindi kami nagluluto sa rice cooker. Ayoko pang bumili. It's not the time. Pwedeng ano naman yun eh, kalikutin. So sabi ko kay hubby, pag ano, nakita niya yung electrician niya, dalhin niya dito para gawin yung ating rice cooker. Okay na yan. Ang bango po guys. Tapos ipleto naman natin yung ano, yung ating, ay dito oh, binoboil ko muna. Boil muna yan ng konti, yung cauliflower, konti lang, kunting boil, tapos i-fry po natin yung cauliflower. Marami na rin yan. Okay. Bingo! Ito ang pandagdag putahe, guys. Oh, nagprito din ako ng ano dyan, ng kunting potato. At yan po, masarap-sarap na mabango-bango at basta masarap.
Lagay natin sa lamesa. Asan si Lucky? Andun si Lucky, oh. Lucky. You want? Nakapagluto, nakapagpakain, tapos ito ang last destination natin. Naiinitan na kami, guys. May nagtatanong ng shorts, may nagtatanong ng sando, at tayo magbababa ng mga pang summer doon, tapos yung pang winter dito yung pang winter dyan. Ano ba yun, itaas natin, ibaba natin yung mga pang ano, pang summer. Yan, naandyan pa, oh. Hindi pa nailabas lahat, guys. Pag nailabas yan, bongga. So, hanggang sa muli, guys. Dahil mahaba-haba na. Kita-kits tayo ulit sa susunod na ganap. Sabi ko, maliligo na ako. Pero, mamaya na lang. Pag natapos natin ito. Pero, I think, hindi ko yan matatapos today, guys. Basta kukuha lang ako ng ano, ng mga sando, mga shorts pa. Dahil, naghahanap na sila ng maisusuot na nila. Tapos iupan natin itong ating electric fan dito. Ayan. Okay po. Ayan, maingay na. Maingay na yung ating electric fan.